Argentina. Oh, mate. Ay. Ayan, mga galing sa meeting ni Avance. Tingnan nyo sila. Naka-tricycle, naglalakad. Naka-motor. Ganyan lang po kami. Pasensya na kayo. Yan lang po ang kakayanan ng mga Isconatics. Ganyan lang po sila. Oh. Kita nyo ha, tricycle. Sana nakita nyo yung kanina, naglalakad lang yung mga ali. Ang nakakatuwa po sa kwento, kanina daw, ayun, may dala pa siya. Oh. Hi, Kuya. Hi, Ate. Albalita. Hello. Hello po. Albalita. Salamat po. Salamat. Hello, Senator. Yes. Manalo na tayo. Salamat po. Salamat po. Alam nyo, nakakatouch kasi kanina daw, ang storya, nung alas 4, walang tao sa venue, ang sabi daw ng iba, hala, nilalangaw yung ano, yung meeting di Avance ng ano, ng Team Yorme. Sabi yung ganon. Eh kasi, yung tao dito, hindi yung ine-expect na dadating na haakot-haakot, bas-bas. Alam mo ang nangyayari dito? Nung simulang may tumugtog na unang banda, naglabasa lang yung mga tao sa bahay nila. para silang mga langgam. Nagdating ka lahat. In 5 minutes, puno yung lugar. Nakakatawa, hindi ko inabutan yon. Hindi ko inabutan yung part na yun, pero kinikwento sa akin ng staff. Kasi nga, parang nung una sabi niya, oh my God, bakit walang tao? Alas 4 na, eh 4:30 yung show. So nag-express na sila ng anxiety na, may dadating ba? Kaya nga, di ba nagkaroon ng ano, na may mga nakitang mga buses na nanggagaling dito papunta sa ibang rally. Siyempre, alam nyo na yon. Hindi ko na sinisakin magagaling yon. Pero, kinakabahan daw yung mga staff kasi sabi ko, lalo na yung staff ko, sir, bakit parang walang tao? Alas 4 na walang tao. O, anong instruction ng director? Play the music. Nung pinlay yung music, ala, unti-unti na dadating yun. Kasi nga nasa gitna kami ng Moriones, yung lahat ng streets doon, puro tao yon. Tapos talaga walking distance lang from yung mga taong dadating. Pero nakaka-touch kasi sa ibang lugar, yung Zoom puno. At saka yung Zoom channel na puno siya, ang dami-daming nanonood from all over the world actually. Naku, talagang very memorable. Yun nga lang, nakakatawa kasi iba yung plano ko. Ang plano ko, mag-i-speech na lang ako. Iibahin ko sana yung speech ko. Biglang ito si Yorme, sabi, oh, Carl, gagawin mo yung ano, yung kanta, yung may madilim, yung may ilaw-ilaw. Ang nagsasalita na nun si Jopet, patapos na si Jopet. Sabi na sinabi ko, o kakanta ako, sabi kong ganon. Eh, kaya hindi play minus one ko, kasi siguro hindi na-download. Pero nagawa naman namin yung gusto niyang ilaw-ilaw, no? Yun naman ang hinahabol niya doon. Tapos pati speech ko, kailangan akong ibahin, kasi nga, kung kakanta ko ng 5 minutes, eh 5 minutes lang, so I had to shorten the speech. Sinortcut ko. Tapos nung, ay, sabi ko, ano ba to? Kakatuwa lang, pero this is really very memorable. Actually, pare-pareho kami nararamdaman nila Jopet season, nila Samira. Samira is flying back to Marawi tonight at 2 o'clock this morning. 4 o'clock yung flight niya. So, nagpapaalam na siya kasi nga magkikita kami after the elections na. Tapos, common kami lahat. Si Doc Willie, ang plano niya tomorrow, gusto niya magkasama kami maghapon, magbablog kami maghapon tungkol sa health tips, walang politics. Health tips, mental health, financial literacy. Kaya every hour daw magbablog kami. Eh, may mas ako. By the way, tomorrow sa mga anti-antipolo, magsisimba ako dyan alas G's, mag-officiate ng ang mas bukas. Ay, may kumakaway, akala ko. Hello! Makita mo sila, oh. Makita mo sila, ayan sila, oh. Oh, ayan. Hi. Taga saan kayo? Taga Santa Cruz po. Santa Cruz lang. Talagang lakad-lakad lang tayo, no? Motor-motor lang tayo, no? Oh, ayan, oh. Walang hakot-hakot, no? On your own. Bayad hindi. Walang bayad, oh. Sarili nilang lakad. Alam nyo, nakaka-touch yung mga tao. You know, if you only know the life of Yorme, yung lugar na yon, doon siya dumadaan pag nag-aaral siya, doon siya namulot ng basura, etc. So, ang naging principle nung aming meeting di Avance, we will end our campaign where it all started, which was that spot sa Moriones Tondo. At doon, grabe yung ano. Grabe mararamdaman mo talaga yung tao, no? Talaga mahal na mahal siya ng tao, which is very emotional kasi for a person his age, 47, to have reached that far and to have been loved by
with so many people in that way, galing niya. Honestly, ang galing niya. Di amak na matanda ako. May nagawa na din naman ako, pinupuno ko rin ng Philippine Arena, dinudumog din ako ng tao, no? Naranasan ko naman talaga yon. Pero yung level na kahit saan mo daling, kahit saan parte ng Pilipinas, talaga may ganun feeling, kakaiba. So anyway, oh, this is the last day of the campaign. I only have 2 hours and 20 minutes to campaign. I would like to appeal to you that I need your help. Nakakatuwa, hindi ko alam kung bakit sinasabi ng taong panalo na ako, sir, panalo ka na, tapos nararamdaman ko naman yun, random ko yun, sinasabi nila, lalo na yung matatanda, lalo na yung mga, alam mo yung may wisdom, tapos sabihin nila, kagaya ng isang ali kanina, yumakap sa akin, sabi, alam mo, mami sabi ng isang ali, pinakuha ko yung number niya, kasi alam mo, sabi niya, pinagnunubina kita. Sabi niya gano'n, pinagnunubina kita. Sabi ko, sige po na, ituloy mo. Tapos isang ali, yung likod ng phone niya, meron yung, ano, yung Sacred Heart of Jesus. Yung, ano yung, mami, yung may red at saka blue? Ano nga yun? Anong, hindi Sacred Heart yun. Ano nga ba yun? Yung, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us. Yung gano'n, yung blue at saka red. Binigay niya sa akin yung phone kasi magka-picture. Kasi ayoko na nga nung yung pwesto kanina may bakal. So pag sila magsa-selfie, iikot pa sila. Eh pag ako magsa-selfie, mas madali at saka mas safe yung interaction pagka ganon. Alam niyo yung paghawak ko nung kanyang ano, nung kanyang cellphone. Pag ikot kong ganon, yung mukha ni Jesus parang may light. Maybe reflection of light. Divine mercy. Yes, tama ka. Tama ka, nasa na kaya? Sa kaya nilagay ni Bong? Mami, pakitanong kay Bong kung nasa yung Divine Mercy ko. Para bang pag-ikot ko ng kamerang ganun, yung mismo mukha ni Jesus nag-light. Alam nyo, hiningi ko. Sabi ko sa kanya, pwedeng mahingi ko to. Ang kapal ng mukha ko, hiningi ko talaga. Kasi plastic yung kanyang cover. Hiningi ko yung nasa loob, naka-laminate. Maybe it's just a reflection of a light somewhere. Pero dahil nakita ko nag-light yung mukha ni Jesus. So, I mean, ako lang nakakita noon. Ako lang percept, pero hiningi ko. Tapos sinakuha ko yung number, sabi ko, papalitan ko yan. Pero gusto ko kasi yung, ano, parang sabi niya, alam mo sir, marami nang humingi niyan, hindi ko binigay, pero sa'yo bibigay ko para manalo ka. Sabi niya, ganun. Sobra yung pagmamahal ng tao, sobra. Kaya sa mga nandito na mga nandun sa lugar, thank you for the support. Alam niyo, hindi ko deserve yung support, yung ganung love, kasi wala pa naman ako nagagawa sa inyo para mahalin niyo ako ng ganun. Siguro yung CBRC Eagles, para okay sa maintindihan ko eh, kasi may lisensya sila. Nung takot na takot sila mag-exam, nandyan ako. Ako yung nagmo-motivate, nagpapaiyak sa kanila, parang ganon. Oo, maybe deserve ko yon. Pero yung mga taong Maynila kanina, taong Tondo, yung mga traffic enforcer na nakita lang nilang bumaba ako sa kotse at magmumotor eh. Sinunda na ako at talagang hinawi na lahat ng dadaanan ko. Parang, do I deserve this? Sabi ko, have I done something that makes me deserve, no, that kind of treatment from these people who barely know me, who barely heard me speak, parang ganon. Pero alam nyo, that alone is ano eh, is a manifestation na they probably heard hope. Yun lang naman lagi ang dala-dala ko, yung hope na yon. Kanina na interview ako ng kahapon na interview ako. Tinanong ano daw yung nakita ko sa tao. How did I feel about seeing poor people? Why do you think they're still poor? Sabi ganon. Alam mo, sagot ko. And what do you think government has failed to address the poverty of a lot of people? Hindi ko alam yung sagot. Pero kung titignan ko, nangangarap sila, alam nyo. Nangangarap yung Pilipino eh. Huwag kayong malis, magkwentuhan tayo ha, kasi meron pa akong 2 hours and 20 minutes tayo magkwentuhan. Anong cake ko? Wala. Meron ako dyang ano. Nasa pagkain natin. Hindi sa akin yun. Kay Yormi yun. Ay, dadaan tayo ano ng kuhan? Dadaan pala tayo ng ano yun? Bilihan ng bulaklak. Surprise ko kasi si Dr. Ali ng bulaklak bukas. Oo, ganun ako mag-surprise. Alam nila yung surprise ko. Oo, ay bibili tayong halaman ano para buhay.
Anyway, going back there, alam mo ang sabi ko lang? Ang sabi ko lang simple. Okay na, alam ko na to. Alam mo sabi ko, ang tinanong ko sa sarili ko, sino nga ba nagbe-benefit na poor yung tao? Oh, ikaw, Dr. Aline. Huh? Who benefits that people remain poor? Who yung benefits? Yeah, exactly. Tayo na may election. Exactly. Exactly. Yeah, yan yung nararamdaman ko kanina kasi nung tanong. I mean, tinanong ako why, but hindi sila mahango doon. And government has so much money para gawin yun, so much power, so much resources. Ako kasi ramdam ko yung tao gusto makawala doon sa kahirapan na yun eh. Gusto nila makaalis doon. Oo. Pero bakit hindi nangyayari? Ba't hindi ginagawa? Who benefits? Salamat sa'yo. It's the same people who has the power to bring them out of there. Pwede naman. Who actually are wanting to keep them there. Isipin nyo mabuti. Yung taong may kapangyarihan na isalba sila doon sa kalagayang yon, ang taong makikinabang kung mananatili sila doon. Alam mo, sabi ko nga, kasi ang senador, meron kaming, di ba, may pork barrel kami. Tatanggapin ko yun. Hindi ako magpapaka-plastic na hindi ko tatanggapin ang pork barrel. Tatanggapin ko yun. Pero alam mo, lahat ng projects ko, developmental. Developmental. Anything that will develop people and bring them out of their situation. Yun ang gagawin ko. Yes. Yun po. Ano yung sabi ng isa? Oo. Ayun. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ganun. Puhunan sa negosyo. Di ba? Scholarship. Training and development. Dapat ganun. Alam mo, yun na lamang, maniwala kayo, yun na lamang nagmamasahe kay Mayor, nung Mayor Marinette. Magkano mami singil niya? Isang oras? 900? 900, isang oras, ang singil niya. Pero napakagaling talaga magmasahe. Fully booked. For the week, pag hindi ka nakipag-unahan, fully booked siya. 900 per hour. Grabe. Diba? So, ako, ba't ako Isko? Kasi si Isko gusto talaga niyang hanguin yung tao dun. Actually, kaya ako kinuha ni Isko, hindi yung dahil nursing, hindi yung teacher, hindi yun eh. Yung una niyang tawag sa akin, Carl, ayusin mo ang micro-enterprise. Yun ang unang-una niyang dahilan. Bigla na lang niyang na-realize na, ano na, ayaw nga pala, teacher ka rin, teacher ka nga rin pala, ayusin mo ang education. Ayaw nga pala, nurse midwife ka rin pala. Eh kasi nga, ang alala niya sa akin is radyo negosyo. Yun, mga kababayan, kailangan ko ng tulong nyo. Nararamdaman ko yung sinasabi ng matatanda doon kanina. Carl, panalo ka. Nararamdaman ko sa Twitter. Nararamdaman ko sa Facebook. Nakikita kong paano ako itag ng iba't ibang kampo. Nakakatuwa po. Dahil sa totoo lang, yung unique candidate, yung word na unique, dumikit sa akin yung, di ba no? Alam nyo naman ano? Na I am a unique candidate. Minsan kong sinabing, I am a unique candidate. Sinabi kaya sa TV Patrol. Kanina, napakaraming nagko-comment. Carl Balita is a unique candidate. Eh kasi nga, ako lang po yung teacher. Doctor of Education. Hindi po yung teacher. Licensed professional teacher. Big deal po yun sa world of professional. Big deal. Bakit po big deal? Kasi, alam mo yun, hindi ka pwede magturo in many institutions kung wala ka nung license na yun. Yung Doctor of Education, mahirap po yun. Sobrang hirap po nun. Opo, sobrang hirap po nung kursong yun. Promise. Lalo na yung dissertation. Ang dissertation po is yung research na ang panelist mo, mga critical na mga tao na hindi palusutin na lakos. Mario Sef, kala nyo, daig nyo pa yung nanganganak ng suhi. Ganun po. Hindi kasi talaga nandaman ko yun. Yung tipo gusto ko na mag-walk out. Naranasan mo na ba? Hindi ko na maranasan yung anak ko. Pero grabe talaga. Ang hirap po nun. Tatlong taon ko pong binuno yun.
Opo. Yung nursing, nako, ang kairap-hirap ng kurso. Yung midwifery, Sus Maria Joseph. Oh, kaya sabi, I'm a unique candidate. Kaya siguro na isasama ako ng iba. Pero tanong ko sa inyo, hindi pa ako jack of all trades, ha? I'm actually jack of critical trades. Hindi ko po pag pinag-usapan nyo na yung security. Teka, kailangan ko ng expert, magtatanong ako. Ganon. Pero pag pinag-usapan yung health, ay Sus Maria Joseph. Lalo ng education, Sus Maria Joseph. Maski ngayon, makikipag-usap ako kahit pa sa mga former DepEd secretary. Pag-usapan natin, naiintindihan ko talaga po yan. Yung health, ay kausapin ko pa lahat ng DOH secretary. Pag-usapan natin yung public health. Diba? Yung livelihood, ako po. Tsaka yung micro-enterprise, ay naku, tawagin nyo lahat ng tawagin nyo po lahat ng ano, ng professor. Lahat po ng professor, tawagin nyo sa university, lahat po ng trade and industry secretary, tawagin po natin. Ang ibig ko po sabihin, ganun po ako confident sa tatlong lines na yun. Kaya, huwag nyo po akong pabayaan, huwag nyo akong sayangin. No, ha? I really wanna ask for your help. Alam nyo, meron akong problema eh. Hindi ko sure na kung, ano ba, matatalo, tapos next election, kung tatakbo ako, kung papayagan pa ako. Malabo-labo. Ayan, no, naririnig si Dr. Aline. Ngayon lang po, ngayon lang. Kasi nakita nilang hirap ko, napabayaan ko yung, hindi ko naman, alam mo, magandang, may nagandang nangyari naman sa kumpanya ko. Napatakbo talaga nila ng maayos, saka nakakita kung kailan wala ako, doon ng top notchers nila. 40 plus, 30 plus. Sabi nga daw nila, o sir ha, diba no? Tulungan nyo po makapasok yung unique candidate ninyo. Okay? Ikaw ang pinaka sa pinaka. Meron na rin po may mga masteral naman. Opo. I love you too, I love you daw eh. Oo. Bahala na po kayo. Alam nyo po kung anong karapat-dapat. Basta ito lang po ha. Gusto nyong ayusin ang edukasyon? Teacher, Doctor of Education. Ayusin natin ang health, dual licensed health professional. Ayusin natin ang kabuhayan through micro-enterprises. Sus Maria Joseph, 20 taon po akong nag-aaral ng mga case studies ng lahat ng maliliit na negosyo. Daig ko pa po ang may 5 PhD sa business dahil sa mga case studies ko ng 20 years. Kung school po ang inrelong ko ng 20 years na yon, ako, ilang doctoral level na kaya ang nakuha ko sa dami ng natutunan ko. So, marami po tayong problema. Yeah. So, bahala na po kayo. Ang tanong ko po sa inyo, kung talaga pong kursonada ninyong gusto nyo akong manalo, have you done your part? O siya, magpapaalam na ako, gawin nyo ngayon ay mag-PM kayo sa mga GCs nyo. Sumagot kayo doon sa mga discussion, yung mga listahan ng mga senador na wala ako. Singit nyo ako, sagutan nyo ako, suggest nyo ako, yung mga nagpo-comment ng sino kaya mas gandang senador, i-comment nyo ako. Bahala na kayo. Kanan tapos kanan para doon ka lumabas. Mas madali. Okay? So, please do your part po. I'll do my part. Sige po. Pangako. Ha? Singilin nyo ako sa July 1. Bakit July 1? Kasi yun ang oath-taking. So, sana totoo yung sinasabi ng mga matatanda kanina to. Na Carl, pakiramdam ko, panalo ka. Sarap pamigay dyan, no? Meron pa ba tayong pamimigay, mami? Wala na eh. Yan magandang bigyan. Dapat pala mga terminal. Lalo ko natutunan dito sa kampanyang to. Ay, ang dami namang hearts. Salamat po. Mag-iingat kayo. Ha, bukas po, bawal na ako mga kampanya. Pero mag-live ako tomorrow. Mag-discuss ako ng kung ano-ano. No politics. Bawal. Oh, I love you po, Ma'am Helen. Ah, salamat po. Oh, imarites na daw. Ay, salamat talaga sa inyo. So happy tonight because we ended something with a beautiful experience, with a beautiful memories. No? Imagine niyo ha, ito last na lang 'to. Dahil sa kampanyang 'to, nakasakay ako ng private planes. Nakasakay na ako ng chopper dati, pero yung sumakay ka ng private plane, sakay ka ng chopper para kang paru-paruji. Mag-stay sa lahat ng pinakamagagandang hotels sa lahat ng puntahan. At yung pinaka-importante, alam nyo kung ano, yung tawagin kang senador.
ng mga taong naniniwalang mananalo ka. Yung iba, yung mga experiences na yon, ano lang yon, perks. Pero alam mo, alipin ka ng pagod. Yung sarap nga nung hotel mo, hindi ka naman, hindi mo na ma-appreciate kasi pagdating mo, gusto mo lang mahiga. Ganun. Tapos alam nyo naman, Filipino, no, pag may handaan, hala, lagi may lechon. Lahat na punta namin may lechon. Eh kasi siyempre love na love nila. Tapos alam nila, na-research nila na ang paborito pagkain ni Isko ay adobo at sinigang. Hala, lahat na punta namin may adobo at sinigang. Kakatuwa. Minsan nagpapahanap na lang ako ng sardinas. Pagdating sa bahay, sardinas ang gusto ko kasi pamaiba naman, no? Pagkakain kami sa hotel, pag may maraming pagkain, isang ka nakakita, hinahanap ko tuyo. No, pritong itlog, ganun lang. O kaya minsan, ano lang, lugaw. Yung congee ng Chinese, no? Ay, this is really a memory of a lifetime. And dito pa lang, at saka sa pagmamahalang na nararamdaman ko sa inyo, kita nyo, ang dami-dami natin, no? Kaya ako hindi umaalis, ang dami nyo pa eh. Diba? At saka ang daming nag-heart. Alam nyo, yun na lang ang pagmamahal na pinaramdam sa akin ng Frances. No? Panalong-panalo. Ah, lalo na ng family. Although dito may usapan kami ni Dr. Ali na hindi namin sinama yung mga bata. Hindi namin sinali. Oh, maski yung meeting di advance, hindi ko sinama yung mga anak ko. Alam mo kung bakit? Baka magustuhan nila eh. Lalo na yung anak kong pangatlo. Ang hilig-hilig sa spotlight, ang hilig-hilig sa limelight. Baka ka, di ba mami, no? Baka makita nila yung ang sarap pala ng politics, ang sarap pala ng campaign. Tapos biglang pangarapin nilang mag ano. Ayoko. Ayoko silang mahawa dun sa tinalon ng kumundo. At ito ang rule namin sa family. Hindi sila papasok sa mami, alin na ako pala, kwento pa daw ako, kwento pa. 600 plus ang audience, naglalaro ng hindi bumaba ng 600, oh. Alam nyo yung ano, yung idea na ano, na baka mag-enjoy sila sa nakikita nilang buhay. Mahirap pag mahina dibdib mo. Hindi ko sila sabi mahina dibdib nila. Oo. Pero ibig ko lang sabihin, parang masyadong magulo yung mundo para dalhin ko sila doon. Oy, salamat sa nagka-campaign sa akin sa iyo. Hanggang kailan lang ano, ang botohan sa Saudi, yung overseas, hanggang kailan kayo? Oh, salamat ha. Kasama daw sa laban. Thank you. Thank you so much. Yan. Kaya hanggang kailan po? Ay, campaign for you. Oo, pakicampaign nyo ako. Alam nyo mga nasa abroad, alam nyo naman makapangyarihan kayo sa mga pamilya nyo dito ha. Kayo na mag-command. Alam nyo na yun. Hindi ko na kayo tuturuan mo. Diba kung anong gusto nyo, yun ang nasusunod. Survey nga ako. O, shoutout kay Alan. Sino si Alan ba to? Si Let. Naku, ang mami, Let. Mami Let, bahala ka na dyan sa Amerika. Ang mami ni Janus de Leon. Hindi ko mabasa yung iba kasi maniit. Ano? Ayun, so good luck sa atin. I love you all too. Erica, salamat. Siguro nararamdaman nyo kasi yung gusto kong mangyari. Ano? At saka ito, alam nyo, hindi importante kung sino ang presidente nila. Research niya sa ano, sa Facebook, tsaka sa, 'di ba sa Facebook makikita tinatag ka. Sa Twitter, iba-iba ng presidente, nagbi-mix sila ng president at vice. Pero ang senator nandun ako. Salamat talaga. O, hanggang kailan ang ano, ang OFW? Hanggang Monday. Ah, hanggang kasabay din ang election namin. Wow, yun daw anak niya sa Los Angeles. Oh, very good. Wala na kayo. Influence them, ha? Aminin ko sa inyo, hindi ako ganun kasikat. Nya. Yung kwento ko kanina, mami, sa, ano, sa Novaliches, may ali ako binigyan ng pamaypay. Inistab ako. Doon sa Nova? Inistab ako. Marami lang istab sa akin. Mga apat siguro. Inistab niya ako. So, okay lang. Pero alam mo, unang na-hurt, kung sino? Si Edward. Kiyang-hiya si Edward sa akin na parang hindi nila kasi ma-imagine na si Carl Balitang kilala nila. Nire-reject nung iba. Parang gusto nila pambihira naman tong alin to. Sige, tumigil. Sige, tumatag sa doktor.